Sa mga balitang mayroong pag-asa, pangangaral ng Adventist World Radio sa ikalawang pagkakataon sa Mindoro, umakay ng mahigit 700 tao sa pagbabautismo. Palawan Mission President pinangunahan ang pangangaral sa Isla ng Panlaitan. Mga profesor mula sa Adventist International Institute of Advanced Studies o IAS nangaral sa Buyayaw Island. Mahigit 40 mga tao na ihatid sa pagbabautismo matapos ang pangangaral sa Fami Laguna. Care group sa Kaliwet, Libong, Bakara, Ilocos Norte formal nang inorganisa bilang Company of Believers. Care group ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church nangaral sa Alaminos, Laguna. North Occidental Mindoro 2 District idinaos ang kauna-unahang fellowship ngayong taon. Mga mag-asawa sa Central Sorsogon District nagtipon sa Marriage Enrichment Banquet. Mga literature evangelists sumailalim sa face-to-face intermediate training. Mahigit 5,000 babasahin ipinamahagi ng Makiling View District sa Calauan, Laguna. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Naghatid ng mahigit 700 mga tao sa pagbabautismo ang isang linggong pangangaral na pinangunahan ng Adventist World Radio sa Mabuhay, Roas, Oriental Mindoro noong April 4 hanggang 9. Ang nasabing pangangaral ay kasunod ng nauna ng AWR, Earth's Final Countdown Evangelistic Campaign, na idinaos sa Mindoro noong nakarang taon. Si Alpa Cris Alteros para sa report. 732 mga tao ang nagpasyang magpabautismo sa buong Mindoro matapos isagawa sa ikalawang pagkakataon ang pangangaral na pinamagatang Earth's Final Countdown na pinangungunahan ng Pangulo ng Adventist World Radio na si Elder Dwayne McKee noong 3-10 ng Abril ngayong taon. Ang pangangaral ay naging pagpapala sa mga dating rebelde at naging hudyat ng pagbabagong buhay sa kanila na magbalik loob sa Diyos at sa pamahalaan. Ito ay naging pagpapala rin sa mga sundalong naging bahagi ng mga programang kalakip sa nasabing evangelism o pangangaral. Bilang isang Kristiyano, ito ay naging daan para lalong maging matibay ang aking paniniwala sa ating Panginoon. At itong programang ito naging tulay din para maibahagi ko yung mga nalalaman ko patungkol sa mga espiritual na bagay sa aking mga nasasakupan. Sa tagumpay ng gawain ito, ibinabalik ng mga pinuno ng Seventh-day Adventist Church sa buong Luzon at ng AWR ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa maganda nating partnership with the military, with the local governments, Elder Dwayne McKee and all his fellow officers at yung ating SSD AWR. So binabalik natin ang papuri at pasasalamat sa lahat ng mga kabutihang ginawa ng Diyos at marami tayong mga bagong kapatid sa pananampalataya. All these people were baptized today, and it's just beyond belief to think what God is doing all across this island and other islands in the Philippines. Jesus surely must be coming again. Purihin ang Diyos sa paggamit ng Adventist World Radio sa pagpapaabot ng mabuting pabalita sa mga tao at lugar na tila ba imposibleng maabot ng mensahe ng kaligtasan at katotohanan. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Cris Alteros. Ito ang Hope Today and PUZ News. Nagsagawa ng pangaral ang Palawan Mission sa Isla ng Panlaitan, Buswanga, Palawan noong March 27 hanggang April 2. Naging pangunahing tagapagsalita sa nasabing pangaral ang mismong presidente ng misyon at ito'y umakay ng mga tao sa pagbabautismo. Nagbabalita si Kia Faye Guevara. Nagsagawa ng isang linggong pangangaral dito sa Isla ng Panlaitan, Buswanga, Palawan na pinangunahan ng grupo ni Pastor Malabad mula sa Palawan Mission.
Bilang bahagi ng pagtugon sa hamon para sa iglesia, ang temang I Will Go, ay nilakbay ng grupo ang mahigit na 7 oras ng biyaheng bangka mula sa mainland ng Palawan patungo sa isla ng Panlaitan, Buswanga, upang maghatid at magbahagi ng pag-ibig at kaligtasan. Kami ay nagagalak na masumpungan ang mga kapatid. Bagaman sila ay kaunti lang sa bilang, pero ang kanilang mga buhay ay natatalaga sa paglilingkod sa Panginoon at pakikisangkot sa kanyang gawain. Ang gabi-gabing pangangaral ay nagsimula noong March 27 at natapos noong April 2, 2022. Isang pagpapala po na maging kabahagi ng gawain dito sa Isla ng Panlaitan. At ako rin po ay na-bless na makapagbahagi ng mga lekturang pangkalusugan na alam kong makakatulong po sa mga kaibigan natin dito sa isla. Ang naging bahagi ko po sa gawain ito ay ako po ay nagbigay din po ng health lecture sa mga tao. Ay nakapag-serve din through singing. Tunay na naging mabuti ang Diyos sa pagtatagumpay ng nasabing gawain na dinaluhan ng hindi bababa sa 45 individual sa gabi-gabing pagpupulong. Pinuno sa lahat, pinupuri ko ang Panginoon sapagkat nagiging matagumpay ang ating gawain. Yung care group ang aming pinapagalaw, no? Actually, hindi lang ako ang kumilos sa ground preparation na ito. Salamat sa Panginoon at nagiging matagumpay ang ating gawain. We are so blessed sapagkat narito, no? Pinili tayo ng pamunuan. So napakatagumpay. Maraming mga kaibayo sa pananampalatayang na ngayon po ay naririto, no? Sobra akong na-blessed sapagkat noong una ay kami ang tagapakinig, ngayon ay kabahagi kami upang mag-share ng salita ng Diyos. Ako din po ay nagpapasalamat sa buong puwersa ng ating pong mga kapatid, mga kabataan na nagkakaisang nagpapagod at nagpupuyat sa ating pong gawain sa lugar na ito. Purihin ang Panginoon sa matagumpay na gawain na nagbunga ng 16 na mahahalagang kaluluwa. Malaki ang aking papasalamat sa araw na ito, sa linggong nakaraan. Dahil presidente pa mismo ng mission ang manghuli sa akin. Ang Panginoon talaga ay sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay ko, hindi niya ako pinabayaan. Kaya simula sa araw na ito, aking gagampanan na, aking bilang anak ng Diyos. Mula sa Panlaitan, Buswanga, Palawan, Kia Faye Guevara, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Pinangunahan ng mga propesor o tagapagturo sa Adventist International Institute of Advanced Studies o AIAS ang pangangaral sa Isla ng Buyayaw, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Bahagi ng kanilang paglilingkod doon ay ang pagtuturo ng mga kaalamang pangkabuhayan o livelihood sa mga taga-isla. Si Sheena Machum para sa report. Bilang bahagi ng pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon dito sa lupa, ginanap ang isang evangelistic meeting dito sa Buyayaw, Bulalakaw, Oriental, Mindoro sa pamumuno ng mga professors mula sa Adventist International Institute of Advanced Studies, katuwang ang Bulalakaw Zone Pastor, Pastor Onidel Mariano. Sa temang A Better Future, nagsimula ng mga mensaheng may pag-asa ang gabi-gabing mga tagapagsalita na sina Dr. Leroy, Dr. Ken, Dr. David at Pastor James na kapwa mula sa lugar ng India at Indonesia. We are business professors. So we teach business in our classrooms. We integrate faith in our classroom in how we deal with our students, but we don't feel satisfied with that. We feel that we are called to do more in reaching out, in sharing the gospel to our brethren. Bahagi ng kanilang pangangaral ay ang pagsasagawa ng house visitation sa umaga at business consultation na naglalayong turuan ang komunidad sa iba't ibang paraan ng paghahanap buhay. I personally believe that the purpose of every Christian is to share God's word. And what we're doing here is just a little part of it. We're trying to contribute to God's greater work here in Mindoro Island. Papasalamat kami sa mga pastor na nagtiyaga na pumunta dito sa aming isla. Sa kabila na napakalayo itong marating, talagang nagtiyaga sila para
maipaabot yung salita ng Diyos sa aming lahat. Matatarik na bundok man ang susuungin o nagngangalit na dagat ang kailangang tawirin, hindi mapipigilan nino man ang puso ng isang mananampalataya na gumawa at humayo para sa gawain ng Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, Sheena Dean Machum, Hope Today, NPUC News. Nasabi ko na, yan ang tema ng isinagawang pangangaral sa FAMI Laguna na sinuportahan ng South Central Luzon Conference at Eastern Laguna District. Ang isang linggong pangangaral ay naghatid ng mahigit 40 tao sa pagbabautismo. Nagbabalita si John Miguel Flora. Higit sa 40 naidala sa paanan ng Panginoon matapos ang matagumpay na Evangelistic Crusade noong March 20 to 26 na may temang Nasabi Ko Na sa Bayan ng FAMI Laguna. Suportado ang nasabing programa ng dating NPUC Ministerial Secretary Pastor Israel Andoy na siyang tagapagsalita, gayon din ang mga direktor mula sa South Central Luzon Conference. Dinaluhan ng hindi bababa sa 50 katao ang nakikinig gabi-gabi habang naging host ang iba't ibang iglesia sa Eastern Laguna. Dahil po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ang mga kapatiran ay nagpapagamit ang buong puwersa ng Eastern Laguna ay talagang sama-sama silang gumanap sa gawain dito sa FAMI. Samantala, 7 pares ang nauna ng nabinyagan at ikinasal sa isinagawang mass wedding ceremony and baptism sa distrito noong March 24 sa pangunguna ni IELNDR Director Pastor Limwell Fadrikela. Habang 29 ang nabautismuhan sa pagtatapos ng isang linggong pangangaral. Ito po ang pangalawang bunga ng harvest sa Care Group Ministry na ginawa ng Eastern Laguna District. Ngayon po ay pangalawang anay ay nasa 29 souls. Purihin po ang Panginoon. Ito po ay sa pamagitan ng effort ng Eastern Laguna District sa pagsasalita ni Pastor Andoy. Ganin din, narito din ang ating ALNDR, Pastor Limwell Fadrikela at ang mga kapatid. Sa kaming lahat ay magsasabing purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Layunin ni maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Eastern Laguna District. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Formal nang inorganisa ng Northern Luzon Mission ang isang care group bilang isang company of believers sa Kaliwet Libong, Bacara, Ilocos Norte. Ang kwento ng paglago ng nasabing care group na nooy nagpupulong lamang sa ilalim ng isang punong mangga. Balitang atid ni Mike Daniel Subala. Mula dito sa ilalim ng puno ng mangga na ito, na madalas pinagdarausan ng Bible study ng mga care group, ay nag-umpisang mangarap ang bawat kaanib na isang iglesia ang may tatayo dito sa Kaliwet Libong, Bacara, Ilocos Norte. Ang patotoo ng mga kapatid sa pagsubok na dinanas. Nung nagsisimba kami ng silong ng mangga, umuulan, yung tulda namin may butas. Ngarap ang nasabing care group na isang bahay-sambahan ng siyang may tayo. Kung kaya't nung Abril 2 na organisa ang mga miyembro ng care group bilang isang pulutong ng mga mananampalataya. Medyo patapos na yung church natin kaya lahat kami na miyembro dito, sobrang saya kasi binigay ni ng ating Panginoon itong bahay-sambahan. Hindi lang iglesia ang sinikap na may sakatuparan ng nasabing care group. Pinili din ang Adventist World Radio bilang kanilang maging paraan sa pangangaral. Gusto pa nilang pamahagi ang Ebanghelyo sa pamagitan ng AWR Ministry para magkaroon din ng marami pang mga churches sa mga ibang bayan, lalong-lalo na ang bayan ng Bacara. Bukod sa Kaliwet Libong Company of Believers, sa parehong petsa na organisa din ang Gabu SDA Church bilang iglesia sa Lawag City, Ilocos Norte. Marami ang mga crusade na nangyari sa ating teritoryo ng Northern Luzon Mission, kaya nga ang mga bunga nito ay baptism. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng maraming iglesia. From here, mas marami pang mga churches ang ma-organize sa Pangasinan,
sa Ilocos Sur and other parts of the mission. Sa pag-abot sa ating mga kaibigan, tunay na dadalhin ka ng Care Group Ministry sa maraming posibilidad. Layunin ay magatid ng Balitang May Pag-asa, Mike Daniel Subala, mula dito sa Bacara, Ilocos Norte. Ito ang Hope Today. Nagdaos ng Moral and Health Seminar ang San Bartolome Seventh-day Adventist Church sa Alaminos, Laguna. Ang nasabing seminar ay bunga ng patuloy na paglago ng Care Group Ministry ng simbahan. Si Mike Marlon Sara para sa report. Sa nalalabing panahon ng ating paghayo, kailangan nating maging masigasig sa pagkilos upang maipabatid ang banal na salita ng ating Panginoon. Ito ang pangunahing advokasya ng Moral and Health Seminar na isinagawa ng mga kapatid ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church. Ang nasabing seminar ay orihinal na napasimulan sa isang care group ministry na isinasagawa sa Barangay San Gregorio, Alaminos, Laguna. Mayroong dito na gustong magpa-blessing ng kanilang bahay. Kaya po yung aming conversation ng kapatid ay nagtuloy-tuloy hanggang sa sila ay ating maimbitahan sa church ng araw ng Sabat at doon kami nagkausap tungkol po sa care group ministry. Dahil sa pagdami ng kanilang mga tagapakinig, napagkaisahan na ipagpatuloy ito ng pagsasagawa ng Care Group Evangelism na pinangunahan ng Metro San Pablo II District Pastor na si Erickson Clark Arvin Rigor at mga kapatid ng nasabing iglesia mula 30 ng Marso hanggang 8 ng Abril taong kasalukuyan. Layunin po nito ay siyempre bilang tayo ay mga Kristiyano, tayo ay inatasan na tayo ay humayo upang turuan at yung kung ano yung ating natutunan sa ating Panginoong Hesus ay ating din namang ituro sa kanila. Ang programa ay pinasisimula ng pagtuturo sa mga bata ng mga awit at kwento mula sa Biblia sa pangunguna ng mga kabataan. Kasunod nito ang lekturang pangkalusugan at moral para naman sa mga matatanda. With this session, marami kaming natutunan and especially the pastor give us many knowledge about the lesson from our Almighty Father. Ang natutunan ko po sa seminar, mabuting salita ng Diyos. Salamat po ako sa lahat ng bumubuo ng Seventh-day Adventist. Sa inyong lahat, thank you. Sa gawaing ito, nakita ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kapatid. Higit sa lahat, iginugugol nila ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paglalaganap ng mabuting balita sa mga hindi matukoy ang tamang daan sa kaligtasan. Layunin ang maghatid at bukal ang loob na magbalita. Ako si Mike Marlon Sara para sa Hope Today NPUC News. Matagumpay na idinaos ng North Occidental Mindoro 2 District ang kanilang kauna-unahang fellowship ngayong taon sa Sinagtala, Santa Cruz, Occidental Mindoro. Doon ay naging pangunahing tagapagsalita nila ang Pangulo ng North Philippine Conference. Nagbabalita si Cesar Balkin. Sa Sinagtala, Cubert Corto saan isinasagawa ang kauna-unahang district fellowship ngayong taon ng North Occidental Mindoro 2 District na ang panauhing tagapagsalita ay ang Pangulo ng North Philippine Union Conference, Pastor Arnelio A. Gavin. Kinatayang umabot sa 200 ang mga kapatid mula sa iba't ibang sambang Adventista sa loob ng distrito ang masayang nakifellowship sa mga kapatiran at takinig ng mensaheng dala ng mga bisitang mula sa NPUC. Tiyak na nagdiriwang ang langit sapagkat umabot sa 40 ang bilang tumanggap kay Kristo na kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng banal na bautismong isinagawa nila Pastor Arnold Gavin at Pastor Marvin Diaz. Gusto kong matagpuan yung katotohanan. Gusto ko rin mas maramdaman yung feelings na nasa buhay ko si God. Masaya ako ngayon kasi tunay na akong Adventista at maglilingkod talaga ako ng tapat kay God. Ang mga taong nagpabautismo ay bunga ng isinagawang isang linggong Voice of Youth sa Barangay Balok-Balok at Sitiwawa. Ngunit ang karamihan sa mga tumanggap ay mula sa resulta ng pagsisikap ng mga katutubong missionaries na nangangaral sa kabundukan at ilang mga kapatid sa distrito. Pagkatapos ng bautismo, ang pagsamba ay pinagpatuloy na pinangunahan naman ito ng mga kabataan, iba't ibang awiting papuri sa Panginoon at testimonies ang kanilang ipinahagi.
Sa huling bahagi ng programa ay muling naglektura si Pastor Diaz ng ilang mga mahalagang puntos tungkol sa healthcare group. Gaya na lamang ng pangangaral, pagsama-sama, pananalangin at pananampalataya. Sa unang trip dito sa Occidental Mindoro, nakita ko yung possibility na kung saan mas marami tayong magagawa sa pamagitan sa paglilingkod sa mga kapatid, through care group, church planting, at doon din sa mga katutubo kung ano yung kanilang pangailangan. Nawa, ito ay magbigay ng umpisa upang sa ganun maging masagana pa ang distritong ito. Masayang nagtapos ang programa sa pagtutulungan ng kapatiran sa pangunan ni Pastor Ray Rada. Inaasahan ng mga kapatiran na ito na patuloy silang masuportahan ng distrito sa spiritual na pag-unlad. Nang sa gayon ay hindi sila mawala, kundi bagkos ay madagdagan pa. Layunin makapaghatid ng mabuting balita mula rito sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. Cesar Balkin, nag-uulat para sa Hope Today in PUC News. Isang mahalagang programa para sa mga mag-asawa ang ginanap ng Central Sorsogon District sa pangunguna at suporta ng Southern Luzon Mission Family Ministries Department. Ang nasabing Marriage Enrichment Banquet ay naging pagpapala sa 30 pares na mag-asawang naging bahagi nito. Si Joyce Estareja para sa report. Sa ilalim ng Southern Luzon Family Ministries Department ay masikap na pinagplanuhan at isinagawa ang isang natatanging banquet para sa mga nagmamahalang mga kapatid dito sa Sorsogon. Habang isinaalang-alang ang health and safety protocol, ay binuo ng umabot sa 30 pares na bilang ng mga mag-asawa ang dumalo sa Marriage Enrichment Banquet na may temang His Love Never Fails dito sa Annabelle's Garden, Bibingkahan, Sorsogon. Ito ay minsan lang mangyari, kaya naman ay sabik na mag-date muli ang mga mag-asawang ito kasama si Kristo bilang may akda ng kanilang pagsasama. Kami po ay ma-remind din ni Mrs. na unahin natin ang Panginoon sa buhay mag-asawa sa pagsasama nating dalawa. O, para tayo po ay lalong lumusog ang ating pagsasama at sumaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Greg Olivan III ng Central Sorsogon District ay kabilang sa dumalo ng banquet ang mga simbahang Adventista ng Bacon, San Pascual, Sorsogon, Gubat, Reto Diaz, Barcelona, Kasiguran, Huban, Putingsapa, Guruyan at Magallanes. Ang layunin natin ay patuloy na mapalapit ang bawat isa ang mag-asawa sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at madala ang mga anak sa isang matagumpay at masayang paglilingkod. Layunin ng isinagawang programa na manumbalik ang saya't kabanalan ng pagiging magkasama sa buhay. Higit ay mapapurihan ng Diyos na siyang tanging gumagabay sa hirap at ginhawa sa pagsasama. Dito po ay kailangan sa bawat pamilya, no? Lalo na sa mag-asawa. Hindi lamang po sa bawat panahon ay abala tayo sa ating pong hanap buhay, kundi mag-invest talaga tayo po ng time, ng effort, ng salapi para lamang pahalagahan natin ang ating relationship. Ang Diyos ang mayakda ng pag-ibig at may likha ng kasalanan. Kaya naman, nararapat na siya ay imbitahan sa pagsasamang mag-asawa at pamilya sa tahanan. Mula dito sa Annabelle's Garden, ako po si Joyce Estareja, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Sumailalim sa intermediate training ang 38 mga literature evangelists sa North Philippine Conference Territory. Ang nasabing pagsasanay ay ginanap sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City sa pangunguna ng NPUC Publishing Ministries Department. Nagbabalita si Aini Ikaw. I will go with my church, send me. 38 mga literature evangelists mula sa teritoryo ng North Philippine Union Conference ang malugod na dumalo sa muling face-to-face intermediate training na nagsimula noong ika-4 ng Abril at nagtapos naman sa ika-10, 2022. Ang nasabing training ay may layuning hindi lamang maturuan sila sa mga tamang approach at komunikasyon sa kanilang customer, kundi pati na rin ang ma-mentor nila ang kanilang kapwa literature evangelists.
Ito rin ay pinangunahan ng Publishing Department ng North Philippine Union Conference sa pamamagitan ni Pastor Abraham Del Rosario kasama ang kanyang associate na si Pastor Armando Agmar at ng Registrar ng Literature Ministry Seminary na si Ma'am Loida Omega. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at natutuwa sa training ng intermediate dahil marami po ang dumating, 38 po. At sila po ay natuwa, sila ay na-bless, sila po ay inspired na handa na pong humayo para sa muling pagtatagumpay sa taong ito. Talagang nakita namin na ang mga LEs ay excited sila sa training na face-to-face. Nakita namin na talagang gustong-gusto nila. Hindi namin ina-expect na ito po ay naging 38. Sa loob ng isang linggo, ipinahayag ng mga trainees ang kanilang kasigasigan na matuto at malaman kung paano mas maging epektibo bilang literature evangelist. Mas lumawig pa yung aking kaalaman na kailangan pala ng isang literature evangelist ay hanapin mo muna si Jesus Christ at ibibigay niya lahat. Napakahalaga ng training namin dito kasi doon ako nagkaroon ng pag-iisip na nabuhay yung na-motivate ng wagas. Yung iba ng mga tao na hindi ko kuha, napapakuha namin. Sakop ng training ang mga lektura tungkol sa home and family, sales management, salesmanship at prophetic guidance. Maliban sa mga lektura, sila rin ay nagkaroon ng role-playing at fieldwork kung saan in-apply nila ang kanilang mga natutunan at napakinggan. Sa kabuuan, ang training ay naging matagumpay at dahil dyan, ating purihin ang Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, mula rito sa Literature Ministry Seminary, Lipa City, Batangas. Ako po si Aini Ikaw para sa Hope Today News. Mahigit sa 5,000 mga babasahin ang ipinamahagi ng mga Adventista ng Makiling View District sa Calauan, Laguna. Ang nasabing book-giving activity ay paglilingkod at pakikibahagi ng distrito at ng South Central Luzon Conference Publishing Ministries sa Literature Distribution Day. Ang balitang hatid ni Marinel Kapilitan. Nakakaantig sa pusong mga pangyayari ang naganap ngayong Marso 2022 sa lugar ng NHA Site 3, Calauan, Laguna. Nagtulong-tulong ang bawat kapatiran ng Makiling View District sa pamimigay ng mahigit 5,000 mga libro para sa mga mamamayan ng nasabing lugar. Kalahok sa nasabing programa, ang SCLC Publishing Director na si Pastor Joel Romero at ang SCLC Health Director na si Pastor S.P. Fegalan. Sa pangunguna ng District Pastor na si Pastor Roosevelt Fortu, na isagawa ang pamimigay ng mga aklat kinahapunan ng araw ng Sabat. Hindi alintala ang mainit na panahon para sa mga kapatid na walang intensyon kundi babahagian ng pabalita ang iba pang mga mamamayan sa labas ng ating iglesia sa pamamagitan ng mga aklat na ito. Ang bawat church member ay hinati sa mga pangkat alinsunod sa kanilang kinabibilangang Adventistang simbahan upang mas mapadali ang pamimigay ng mga libro. Matapos ang pagbabahagi ng mga libro, may kanya-kanyang istorya ang bawat grupo tungkol sa kanilang mga karanasan sa pamimigay at karamihan sa mga ito ay ang magagandang resulta. Sa simpleng pamimigay ng mga aklat na iyon, ay marami ang natuwa at nangako na kanila itong babasahin. Isang kasiyahan para sa ating mga kapatid ang makita ang mga matatamis na ngiti ng kanilang mga nabahagian ng libro. Naging makabuluhan ang simpleng pamimigay ng mga libreng aklat dahil sa tulong ng ating mga kapatid at sa patuloy na paggabay sa atin ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa mula rito sa Calauan, Laguna, ako po si Marinel Kapilitan, nag-uulat para sa Hope Today News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon, palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod
sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan, atid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Dinig ng Pag-asa sa DWBL, DCXL, DCRJ at DCRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento. At ito ang Hope Today, NPUC News.